Ito yung client natin na nagtrending sa kanyang crop top na gupit. Ang gusto niya ay number 3 na clipper guard sa ibabaw, tapos naka-high fade yung gilid. Dahil summer na, gusto niya mas maikli. Medyo mataas yung kanyang hairline. Babagay kaya sa kanya yung ganitong gupit? At gusto rin niya na maging malinis yung part ng kanyang noo kahit mataas na yung kanyang hairline. Pwede natin itong pantayin, pero dapat yung end lang ng tubo ng kanyang buhok. At kapag ganitong mataas ang hairline sa noo, dapat matataas ang gupit sa gilid nito. Kaya next na natin, lagyan natin ang line up. End lang ng tubo ng buhok. And then gamitin natin yung trimmer sa paggawa ng pinakang guideline nito. Pero usually naka-fade na siya sa paghagod pa lang ng ating clipper. Ayun, meron na agad tayong basehan. Gamit tayo ng number 1 na clipper guard para mas maganda yung unti-unti niya pag-blend. And then zero close, zero open para mas maganda yung transition ng kanyang gupit na high fade. Back tayo sa ating trimmer, tanggalin natin yung mga makapal na bahagi sa parting ibaba. Para kapag nag-ahi tayo, punti na lang yung ating ahitin. Gamit tayo ng Monster Shaver para maging skin fade or maging bald fade ang pinakang ibabang bahagi nito. Basain bago ahitan. And then ahitan natin, tanggalin natin yung mga natirang buhok na iniwan ko kanina ng aking trimmer. Makikita natin yan na wala na tayong babalikan after nating ahitan, ay okay na yung kanyang gupit. Yung okay na, naka-high fade. Tapos number 3 yung ibabaw, mataas ba yung hairline mo? O bay, pwede. Pwede rin ahitan yung noo, pwede rin hindi na ahitan. Maraming salamat mga kabarberos.